Kinuwestyon sa Senado ang mas malaking budget na hinihingi ng COMELEC para sa 2024. Bulto raw kasi ng pondo ay pambibili ng mga bagong vote counting machines. Nasa Frontline Balitang yan si Briane Basa. Tumaas ang kilay ni Senator Amy Marcos sa pagdinig kanina sa Senado para sa panukalang budget ng Commission on Elections sa 2024. Nalalakihan ng senadora sa hinihinging pondo ng COMELEC na 27.3 billion pesos. Kung tutuusin, local election lang to at national para sa senador, hindi naman siya presidential. Bakit ang laki-laki? Mas malaki di hamak kesa sa 2022 na presidential election. Paliwanag ng COMELEC, pambilisana ng mga bagong vote counting machines ang malaking bulto ng pondo. Lahat daw ng mga bulok ng VCM mula noong 2016, target na raw nilang palitan. Paghahanda na rin daw ito sa national at local elections sa 2025. If they will not be restoring the 5.7 more or less billion pesos, we will find it hard to prepare for the national and local election of 2025. There's already an amount of 22.9. Bakit kayo nagsasabi na kukulangin to para sa preparasyon ng 2025? We were actually proposing, Madam Chair, more or less 27, but almost 28 billion pesos. But kasi po yung nabawas sa amin na 5.7 billion pesos will include yung pong overtime ng mga tao namin because then we will have to prepare for two elections actually. Higit isang kalahating buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, masusinang pinag-aaralan ng COMELEC, police, militar at Coast Guard kung alin ang mga election hotspot. Ayon sa PNP, 27 lugar sa bansa ang maaaring isailalim sa red category. Karamihan dyan nasa Mindanao. Kapag nasa red category, ibig sabihin matindi ang banta ng gulo roon dulot ng iba't ibang sanhi. Kasama riyan ang away politika at terorismo. Higit 230 naman ang nasa orange category, habang higit 4,000 naman ang sa yellow. 187,000 na police ang nakabantay sa halalan sa October 30. Paiitingin din daw ng PNP ang pagbabantay sa mga private armed group. Nagbabalita mula sa Frontline, Briane Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.